Hey guys, Joe here, Jebel Coach Center. Welcome back to my channel. Musta kayong lahat? Long time no see. Medyo na busy lang. Ngayong araw guys ay mag-share ako sa inyo kung paano i-groom ang inyong mga alagang goldfish. Groom, paano siya palakihin na maganda at malusog. Matutubo sila sa kanilang full potential. Maganda ang katawan, maganda ang kulay. Pwede niyo siya ipaglaban sa show. So without further ado guys, let's go! Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification button na updated kayo sa aking bagong videos. How to groom goldfish. How to groom goldfish. O paano pagpalakihin ng goldfish sa kanyang full potential. So meaning guys, nga palakihin natin ang ating mga alagang goldfish sa kanilang full potential, yung full potential sa kanilang laki, growth, yung kagandahan ng kulay, ganda ng katawan, at health niya, yung malusog sila, masaya silang lumalangoy. Yun, importante yan kasi sa show, pag hindi lumalangoy, pildi yan. Talo yan. So, ang una guys, ay itong water volume. So, ang dami ng tubig na kailangan para sa isang goldfish, o dami ng tubig o space, kasi ano lang yan, match lang yan. So to dapat ang tamang ratio ng dami ng tubig sa goldfish guys, ang recommended ko at least 20 gallons per fish. Kung gusto niyo pang mas madaling lumaki guys, mas mainam pag malaki talaga ang lugar, mas maganda mag-groom kayo sa pond. Mas malaki siya. Tested ko na yan. Saka sa pond din, maaraw din guys. Nalimutan kong mention dito. Kasi pag warm ang tubig, madali sila, malagi silang gutom guys. Kasi malakas ang ano nila, yung metabolism. Magana silang kumakain pag warm ang temperature. Kaya nga, pwede din kayo mag-install ng heater. Gusto nyo talaga na, no? Na hindi ko na-mention dito. So, sample size guys ng mga 20 gallons. Ito, 24 by 12 by 16. Yan. Do the math na lang guys kung mag-drag kayo ng goldfish. Bali kung dalawa, 40 gallons. Ganyan. So, sample size yan. Dagdagan nyo lang. So, next guys ay yung water level. Dapat maximum niya ng lalim, 16 inches. Recommended ko ay 6 to 8 inches lang. Bakit guys? Kailangan mababaw lang ang tubig. Kasi ang purma ng katawan ng fancy goldfish ay pabilog guys. So, ang digestive system nila ay lahat nilang organ nila guys ay nakalagay lang sa maliit na lalagyan ng ganyan, no, naka-compress. Kaya pag malalim ang tubig, ma-diin siya, ma-compress ang organ, ma-stress, lalo, magkaroon siya ng SBD. Kung hindi nyo alam ang SBD guys, swim bladder disease, makita ko nito ang anatomy. Ito ang guys, swim bladder ng fancy goldfish, ito randa. Diba, pabilog katawan nila. Tingnan nyo ang mga organs nila. Very compressed. So, pag malalim ang tubig, madidiin ito. Madidiin. Madidiin siya. Madidiin. So, ma-stress. Ma-possible. Magalaw. Ma-infect. So, magka-swim bladder disease. So,
yan ang importansya sa ano. Bakit kailangan mababaw lang ang ano. So, pakita ko sa inyo guys ito farm ng Thailand. Kaysa China ganito. Tingnan niyo, malawak. Daming volume ng water, malaki ang space. So, tingnan niyo, maganda ang pangatawan nila, malalaki sila. So, mababa, kahit mababa oh. Yan, malawak lang siya, malapad. Dapat ganito ang setup. Saka dapat very calm ang current, hindi malakas ang current. Kasi pag malakas ang current, nalangoy sila. Maninipis ang lawas, hindi na pabilog. So, Daddy, what is this, Daddy? This? Daddy, what is this? Never mind. Are you playing around? So, next guys ay feeding yung pagpakain. So, pakainin niyo kung anong pinaka-sustansya na pagkain at pinakamahal na makaya at ma-afford niyo. Madami na sa Shopee or sa Lazada kung wala sa pet store near you, o better Shopee at Lazada na lang kayo bili kasi safe pa, iwas COVID. So yung kung meron kayong time na ano magbigay ng magandang treat na mga mahal yung goldfish, pwede kayong gawa ng DIY food. Mas maganda pag naka-gel form kasi hindi magkalat. Yung ganito, example ko, yung duckweed, lettuce, broccoli, orange, garlic, pepper, at iba pa. At haluan din yun ng vitamins, pwede yung tiki-tiki at ibang brand, pwede yun. Ihalo nyo lahat. Naka-blend sila, blender, halo din. Lagyan nyo ng unflavored gelatin para mag-bind. Pwede din kayo magdagdag ng spirulina, yan. Para mabind siya, naka-gel form na siya, yun, ipakain nyo, hindi siya magkalat sa sahig o sa, ano, ng tangke. Pwede nyo dagdagan din ng egg yolk. Maganda ang egg kasi rich in lecithin ang egg. Madaming multivitamins at minerals din ang, ano, itlog. Pwede din yung pakainin ng ano live foods tulad ng wati, yung earthworms, black soldier fly, chubby flakes, daphnia, mosquito larvae, bloodworm. Ingat lang kayo dito sa ano chubby flakes at sa mosquito larvae, lalo na pag mosquito larvae. Kailangan maubos agad talaga ito guys, kaya hindi maubos ito ng goldfish, baka maging adult at kagagatin kayo. Diba? At saka guys, itong chubby flakes at ano, mosquito larvae, minsan may dalang mga pathogenic disease causing bacteria at parasites. So, linisin nyo talaga. At ito din ang bloodworm. Minsan, itong daphnia din, pag, lalo na pag kinuha nyo sa kanal, may dala ding mga parasites. Ito dapat linisin. Mas maganda ang Daphnia, yung Daphnia magna, yung cultured mo, yung imported. Hindi yung dito local na Moina. Saka guys, dapat sa ang pagkain, below 5 minutes, maubos na. Pwede nyo pakain yun through 3 to 4 times daily guys. Okay? So next na ano, filtration. Para manatili ang water quality, dapat may filtration system para maiwasan ng ano pag ano ng ammonia pag taas. Yung ammonia guys, naproproduce yung ammonia galing sa waste ng goldfish nyo. Chemical na yan, hindi yan makita ng naked eyes. So ang ammonia ma-process na kakainin yung nitrate, kakainin yan ng ang nitrate ay isang ano yan substance ba yan tawag yan na ammonia na harmful toxic sa isda,
kakainin na process na yan ng beneficial bacteria na nakatira sa filter sa media nyo, gawin niyang nitrate na less harmful sa isda. So dapat mayroon talagang filtration system para ma-manage ang ammonia. Saka guys, kailangan mag water change talaga kayo. Ang recommend ko at least 80% per week. O pwede daily kung may time kayo, 10 to 25%. Ang iniwasan natin ito guys para maiwasan natin ang pagdami ng pag-accumulate at pagdami na o pagdami ng growth inhibiting hormone GIH na ma-build up sa tubig. Ang goldfish kasi nagproduce yan ng growth inhibiting hormone, and then I'm not sure kung sa ibang species na isda parang meron din, kasi mapansin ko kahit sa koi nagproduce din sila dito. Pag madami sila, hindi ka ano tutubo, kasi pag daming koi or daming goldfish, magdaming ma-produce na ganito na hormone, so hindi sila ganyan tutubo. Parang survival ano ito nila, na pag mag-produce sila dito, pag madami sila, para hindi sila gano'ng tutubo, magsusurvive sila sa kanilang tinitirahan. Ito, the common goldfish or Carassius arrotus is a prime example of this. They produce potent growth inhibiting hormones such as gamma-aminobutyric acid, GABA. Even secret pheromones like simastosin to limit the size of rival fish. So, ayan. Pag may rival fish sila, yan din ang purpose bakit mag-produce sila nito. Kaya guys, parang may tanggal natin ito para matutubo ng mabilis. Frequent water change guys. Observes niyo, madali talagang mag-improve ang growth ng isda niyo pag lagi kayong water change. So, yan lang muna guys ang share ko sa iyo paano mag-groom ng goldfish. Kung meron kayong mga iba dyang strategy, yan, share nyo lang, comment down below. Basta ito sa akin based on my experience sa pag-alaga ng goldfish at ibang isda, share ko sa inyo. Okay, so hope meron kayong natututunan ngayon. Kawalan na tayo ng ibang video dito, focus sa next video, siguro focus sa feeding, maggawa ng mga DIY food, ganyan. Ito highlight lang ito kasi mahaba na. At least na-share ko sa inyo mga pinaka-importante. Itong space talaga guys, very important ito guys. Ayan, take note, na-share ko na yung kanina. Ayan guys, so yung itong video ko guys, so share ko kayo kahit sandali. O ito, duckweed. Rancho ko ito. Duckweed lang ang pinakain ko nito. Sandali, hindi na nag-play. Play natin ang video ah. Ayan guys oh. Gustong-gusto ng goldfish na kumakain ito guys. Ito duckweed nyo. Duckweed. Maganda kasi sa duckweed ay libre siya guys. Culture niyo, pwede niyo ipakain. Pwede kayo mag-culture at unlimited ng food supply niyo, food source. Yan ang maganda. Saka yung duck niya din guys. Get a real-time bird's eye view of your projects. Create project plans in one click. See the big. So, yan lang muna guys ang may share ko sa inyo ngayon.
thanks for watching. Comment down below kung sinong mayroong mga suggestion dyan. Na kung meron kayong may share, comment lang down below yung mga experience na groomer. Yan. Comment din below guys experience nyo. Okay, thanks for watching guys. Huwag kalimutan mag-subscribe at itang like, share. At yung bell notification button, ipakihit din para maging updated kayo sa maging mga bagong videos. See you. Thanks for watching, guys. Keep safe, everyone. God bless.